tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang wag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batig naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsula nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit, nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na mananatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila
at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapananampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y lang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumati ng langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa 5th linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kung kaya, ang ating pong pananaw, ang ating pong mindset
ay nakatuon sa Pasko ng pagkabuhay at tayo naglalakbay patungo sa pagdiriwang naman natin ng pag-akyat ni Jesus sa langit. So may dalawang linggo pa po no, sa liturhiya ng atin pong pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. No? At nang mabuhay muli si Kristo, siya ay nagpatuloy na magpakita sa mga alagad at sinikap na lahat ng posible pang maituro o kaya naman maihabilin ay kanya pong pinagsisikapan na ibigay sa mga alagad. Kaya yung isipin, no, muli, no, ang paanyaya sa atin, ilagay natin ang ating pag-iisip na ilang araw na lang ay aalis na o aakyat na si Jesus patungo sa tahanan ng Ama. So kung aalis, ano ang sabi ni Kristo? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan. Sino ba ang ayaw ng kapayapaan? Kapag sinabing kapayapaan, yung gusto nating mapanatag, gusto natin mapahinga, gusto natin tahimik na buhay. Hindi lang tahimik, kundi maayos na buhay. Ganon ang kapayapaan na hinahangad natin at sigurado akong yun din ang gusto ng Poong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Ang problema lang ay ang iyo bang ipinagdarasal dito? Ang inihingi mo at itinudulog sa Nazareno ay inaakala mong magbibigay sa iyo ng kapayapaan? Iba po sa inyo, no? Para mapanatag ang kalooban, ang inihingi sa Nazareno, kagalingan. Pwedeng kagalingan ng mga kakilala ninyong may sakit. Yung iba naman, maraming pera. Yung iba naman, makapag-abroad. Yung iba, relasyon, ugnayan. Ano pa bang hinihingi natin na inaakala nating makapagbibigay sa atin ng kapayapaan? Kaya nga sabi ni Kristo, ang kapayapaan ito hindi katulad ng kapayapaan na sinasabi ng mundo o ng sanlibutang ito. At nawa, sa puntong ito ng buhay natin, ma-check talaga natin at masabi natin, totoo nga, hindi talaga makakapagbigay ng tunay na kapayapaan na inahanap mo ang ibinibigay ng mundong ito. Kasi ang sabi ng mundo, no, napapanood natin sa TV, sa social media, kailangan mayroon kang maraming ari-arian. Na hindi na nakukontento na may bahay ka na, gusto mo pa ng ibang properties, bahay dito, bahay doon, gusto mo pa ng condo unit, no, kung saan man. Kasi nga, masarap ang sabi ng mundo, para maging mapayapa ka, kailangan mayroon ka niyan. Sa mga nandito po, maging sa nanonood sa online, ilan na ang properties ninyo? May kapayapaan ba? Kasi akala mo, kapag nakuha mo na yan, okay na, tapos na, hindi. Taon-taon, iisipin mo saan ka kukuha ng pambayad ng 1 milyar. Mas maraming properties, mas maraming obligasyon. Kaya imbis na makatulong at may maitulong tayo sa iba, hindi mo ito itutulong, lalayo ka pa nga, iiwas ka pa sa tao. Kasi lalapitan ka ng lalapitan dahil alam nilang mayroon ka. Sino ang mas panatag lumakad sa kalye? Yung taong sapat lang, mayroon lang? O yung taong marami?
Sinong natatakot dumaan sa kyapo? Panatag yung ibang walang alahas, walang kwintas, walang mamahalimbag, kasi wala kang iniisip na po pwedeng kunin o nakawin sa iyo. Pero kapag mayroon ka ng mga material na bagay, mamahalimbag, mamamahaling hikaw, hindi ka panatag lumakad sakali. At nagiging paranoid tayong lahat na ang tingin natin sa mga tao na nakawan ka. Ano? Totoo ba o hindi? Tinan mo, no? Kailangan na kasi natin din, no? Sabi nga ni Kristo, hindi siya sa natatakot o kaya naman hindi sa may control sa kanya ang sanlimutan, kasi dapat tayo ang may control sa sinasabi ng sanlimutan. Na mas pakinggan mo ano ang sinasabi ni Kristo, mas tanggapin natin ano ang ibinibigay ni Kristo para sa atin. Kaysa sa kung ano ang gustong sabihin ng mundo na dapat mayroon ka. Kayo po ang nakakaalam din at kayo ang nakakakilala sa inyong mga sarili. So kung ano bang mayroon ka ngayon, may kapayapaan ba o wala? Kasi kahit mayroon ka na, ha, tandaan niyo po, at sana huwag tayo mainggit doon sa mga sa tingin natin masigit na mayroon kaysa sa kung anong mayroon tayo. Kasi kung ang pinaka-importante, no, na sana makita ng bawat isa, pag nasa atin si Kristo, may kapayapaan sa buhay natin kahit wala tayo ng mga material na bagay. Kapag nasa iyo si Kristo, kapag nasa atin si Kristo, mararamdaman mo, kahit na merong kang sakit, kahit na merong mga kakulangan sa iyo, mararamdaman mo pa rin ang kapayapaan na hinahanap mo. Si Kristo, siya pa rin. Siyempre, no, sabi nga po, no, mapagbiyaya ang Diyos. Hindi naman madamot ang Diyos. Ibibigay niya sa atin ang ating pangangailangan, yung kailangan natin. Kaya kailangan maging malinaw din. Yung hinihingi mo ba talaga, kailangan mo? O kapritsyo lang? Hindi ka lang makontento sa kung anong meron. Kasi gusto mo pa ng marami. More, 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 more. Hanggat hindi tayo tumitigil, umihinto sa pag-asam ng mga mas marami pang mga bagay sa buhay natin, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot, at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan,
Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat, sa aming mga kaaway. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiipo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ang aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkatasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In your hearts I stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go, and I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Let your hearts be troubled. Do not stay afraid. I'm beyond all anguish, all death. I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your breath, and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith. I hold you even when you let go, and I love you, you must know. I am here, I am never with you. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan
at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.